Topic po natin, 10 signs na dapat na magpakita sa doktor, magpa-check up na sa doktor, pero hindi lang natin pinapansin itong mga sintomas. Kadalasan kasi very mild lang itong symptoms, hindi natin pinapansin, pero itong 10 signs mukhang kailangan na magpakita sa doktor. Okay? 1 to 10. Itong mga sintomas natin dito, usually very mild lang eh. Kasi nga, pag serious yung sintomas, ay talagang dadalhin mo sa ospital. Palagay natin, masakit ang dibdib, heart attack, o stroke, eh siguradong dadalhin mo na yan sa ospital. O sobra taas yung lagnat, nagkukumbulsyon, dadalhin mo na agad. Pero itong 10 signs, usually hindi natin napapansin, hindi natin pinapansin, pero kailangan na rin ipakita sa doktor. Number one, namamayat ka dahan-dahan ng walang paliwanag. Ito minsan mahirap mo ito malaman, lalo na sa nagkakaedad. Pagkasama mo kasi sa bahay, hindi mo mapapansin na namamayat siya. Kala mo okay lang siya, pero unti-unti na pala namamayat ng 10 pounds, 20 pounds. Maraming posibleng sakit to. Ang pinakadelikado, syempre, cancer. Ang cancer, maraming cancer, walang sintomas, unti-unti lang namamayat. Ayaw natin mahuli sa cancer. Pwede rin hyperthyroid, overactive yung thyroid. Ang sintomas lang, namamayat. Okay, kaya pag nakita ka ng kaibigan mo, sinabi sa'yo, namamayat ka bigla. Tingnan natin ba't ka namamayat. Kasi matagal ka na niya nakita, bigla ka niya nakita ulit, makikita niya, uy, namayat. So, hyperthyroid, cancer, diabetes, namamayat din. Okay? Kain ng kain, hindi controlled ng blood sugar, namamayat. Liver disease, sakit sa atay, pwede rin mamayat. Tuberculosis, sakit sa baga. So, pag losing weight without explanation, kailangan pa-check sa doktor. Lalo na sa nagkakaedad, 50, 60 years old, hindi magandang sign yan. Kaya pag sinabihan ka tumataba, dapat happy ka na. Number 2 out of 10 signs na dapat magpa-check, skin changes. Laging pag naliligo po kayo, tingnan nyo yung balat nyo, very important yan. Lalo na yung mga bagong nunal, okay? Pag tumatanda, maraming lumalabas. Okay lang kung freckles, okay lang kung age spots, o tigyawat, o kahit pigsa, hindi naman delikado. Ayaw natin mga nunal na maiitim. Okay, nunal dati, maliit lang, tapos lumalaki yung nunal. Maitim, irregular yung borders, binabantayan natin melanoma, skin cancer. Okay, yung mga bukol-bukol sa balat, binabantayan natin, baka may bukol ba dito, marami bang kulani. Pag kulani, pwedeng may infection dito sa bibig, sa baga. Meron din mga lymphoma, lalo na kung matitigas yung mga kulani. Yung kulani dito sa ibabaw ng clavicle, hindi po maganda yan. Minsan pag may kulani dito, sign ng gastric cancer. Okay? So yung mga matitigas na kulani sa babae, kilikili. Pag may kulani sa kilikili, pwedeng breast cancer yon. Tingnan din yung balat. Okay? Pag may bukol sa breast, lalo na sa babae, nagbabago yung balat. Parang nagiging parang orange na may dimpling yung balat. Ibig sabihin, may bukol sa loob. So, skin changes, anemic, maputla, madilaw. Okay? Pag madilaw, baka liver cirrhosis yan. So, skin changes, napakalaga. Titingnan natin. Yung mga may liver cancer, namumula to. Palmar erythema. Meron din nakikitang parang spider angioma sa dibdib, sa tiyan. So, binabantayan din yan. Number 3, pagbabago sa pagdumi. Okay? Yan talaga ang clue, eh. Tinitingnan ng doktor. Pag ang dumi mo, biglang may dugo. Okay? Pulang dugo, buhay na dugo, o medyo maitim ang dumi. Oo. Pag pula kasi yung dugo, bright red, pwedeng almoranas, o may pagdurugo sa colon mismo, sa colon. So, kinakatakot natin, colon cancer, hemorrhoids. Hemorrhoids, hindi naman delikado, colon cancer ang delikado. Pag ang dumi mo naman, parang dinugoan, maitim. Maitim ang dumi. Tsaka may amoy siya eh. Parang
Hindi ko ma-describe yung amoy eh. Basta yung amoy ng dugo na maitim, mandumi. Parang iba yung smell niya. Hindi siya amoy dumi. Amoy, alam niyo naman amoy ng dumi, di ba mabaho? Ito iba yung amoy, dugo kasi siya. So, pwedeng may ulcer yon, bleeding ulcer. Pag ang dumi naman ay masyadong manipis, parang pencil yung dumi. Maliit ang dumi, ibig sabihin baka may umiipit sa colon. Pag may umiipit, pwede rin colon cancer. So, yung bowel changes na nagbabago, kailangan pa-check sa doktor. Number 4, urinary changes, pag-ihi. Okay? Sa lalaki, alam nyo naman to, pag tumatanda, 50, 60 years old, mahina na yung ihi, ihi na ng ihi. Minsan, masakit sa una ng pag-ihi o sa gitna o sa dulo ng ihi. Pwedeng prostate problem yan. So, pag lalaki, either lumalaki yung prostate, benign prostatic hypertrophy, may gamot dyan, or pwedeng prostate cancer, yan ang binabantayan natin sa lalaki. Kung babae, takot tayo sa breast cancer. Ang lalaki, takot tayo sa prostate cancer. So, pag may sintomas sa pag-ihi, pa-check ng prostate, pa-check sa urologist. Lalo na kung mahapdi. Okay? Bukod dito, titingnan din yung ihi mismo. Okay? Pag yung ihi masyado mabula, maraming bula, 'di ba? Matagal na, 1 minute na sa toilet, mabula pa rin. Ipapa-check natin urinalysis. Pwedeng may proteinuria, may protein sa ihi, sign of diabetes or kidney disease yan. Kung masyado mabula. Pag yung ihi masyado malabo, masangsang yung amoy, malabo siya, pwedeng UTI yan. Urinary tract infection. 'Di ba? Yung kulay masyadong madilaw, baka ma-orange o baka dehydrated yan. So sa ihi, marami din makikita. Minsan din natin pinapansin, sabi natin, ihi lang naman yan eh. Number 5 sign na hindi pinapansin pero kailangan magpa-check up, kahit mababang lagnat, low-grade fever. Pag yung lagnat mataas, eh syempre magpa-check ka sa doktor, alam mo, taas ng lagnat. Pero may mga tao, laging sinisinat-sinat, parang minsan may lagnat sa hapon. Sa hapon kasi mas mainit temperature natin, mas nararamdaman yung sa hapon. So, pag hapon, laging parang may lagnat, tapos nawawala, tapos sa hapon nilalagnat. Sign yan ng isang possibility, tuberculosis. Ang may TB, afternoon fever. Yung mga may lymphoma at ibang mga cancer, mayroong mga cancer na nilalagnat din pero dahan-dahan. May mga infection na katago sa katawan natin. Hindi natin alam na saan yung infection. Sa tiyan ba? O parang may pigsa ba? Basta meron siya nakatagong infection, nilalagnat pa konti-konti. Yung may infection sa valvula ng puso, yan, linya ko yan bilang cardiologist, internist, infective endocarditis, nagka-infection sa valvula ng puso, nilalagnat din yan. Minsan low-grade fever. So, lagnat, hindi siya normal, kailangan malaman ba't nilalagnat. So, hindi magandang sign. Number 6, yung medyo hingal, medyo hapo. Hindi yung hapong-hapo, yung pag-akyat, pagod. Pwede natin sabihin, tumatanda, kulang sa exercise, pwede yan, nahahapo tayo. Pero, minsan yung hapo, baka may hika na pala. Baka may lung problems. Baka humihina na yung baga, may diferensya sa baga, kaya hingal. Isa ding possibility yung laging hingal, humihina na ang puso. Baka may heart failure. Mga may heart failure, konting lakad eh, pagod na. Diba? Hingal, fatigue. At syempre, merong mga hindi magagandang sakit na hingal, yung mga pulmonary embolism. Pero ito, very rare naman ito. Yung may malala yung varicose veins, may ugat sa paa, nagbuo yung dugo, nagbara sa lungs. Rare naman to. Pero yung hingal na laging may hingal, dapat makita rin bakit ba. Number 7, masakit ang tiyan. Okay? Merong masakit na tiyan na talaga sobra sakit, alam mo na, di ba? O ulcer, masakit yan. Pero merong pasakit-sakit lang, katulad ng gallbladder stone, bato sa apdo. O hindi mo napapansin, pag kumain ka ng matataba, very oily, biglang sasakit sa tiyan.
Tapos nawawala, tapos sasakit naman. O tingnan natin, baka may gallbladder stone. Yung sobra sakit ang sikmura, tapos after 2 days, lilipat sa kanan, sa baba ng tiyan, appendicitis yun, emergency yun. So mula sa gitna, pumunta sa kanan, appendicitis yun. Meron din mga babae, sumasakit ang tiyan, bandang puson. Okay? Pwedeng myoma. Sa babae, maraming parts. Pwedeng ovarian cyst, pwedeng bukol sa matres. Lahat yan possible. Meron ding mga cancer, sumasakit sa tiyan. So, any abdominal pain na sobrang sakit, kailangan din magpa-check up. At least papa-ultrasound yung tiyan. Number 8. Ito, hindi to napapansin. Minsan, nagbabago yung ugali ng tao. Okay, baka normally sa may edad to, mga 50s and above, nagbabago yung ugali. Pag kinakausap mo, parang mali-mali ang sagot. O minsan, pag nakatingin sa'yo, parang tulala siya, tulala. Okay? Yung parang naghahang yung utak, parang huminto na computer. Yung biglang naghahang, humihinto, ano yun eh? Pwedeng seizure yun. Absent seizure. So, convulsion, pero hindi siya nagkukumbulsyon ganyan. Yung utak lang niya biglang humihinto, merong ganung seizure. Mga ilang seconds, parang tulala siya. Parang nawawala siya sa sarili. Pwede rin mga brain tumor. Tapos yung mga hindi mo makausap, pwedeng demensya, ulyanin, pwedeng stroke na nag-uumpisa, pwedeng brain tumor. Or pwede itong mga depressed lang. Baka depressed, baka bipolar, kaya medyo mood change. Okay? Meron din tinatawag na personality disorder. Baka meron ng ugali, di ba? Na abnormal na ugali, kaya nagkakaroon ng mood change, mainitin ng ulo. Number 9 out of 10 na hindi pinapansin, ito, concussion, nabagok yung ulo. Ito, very important to. Let's say, teenager, naglalaro ng football, tinamaan sa ulo. Basketball, tinamaan sa ulo. Yung bata, nahulog sa kama, tumama sa ulo. Yung matanda, nasuntok, tumama yung ulo. Minsan, hindi natin pinapansin, di ba? Oh, nabagok, masakit ang ulo, okay lang, hindi na pinansin. Pero, may tinatawag na concussion. Ang concussion, ibig sabihin, nabagok yung ulo mo, pag sinitiskan siya, normal. Walang dugo, wala nakita. Pero, after a few days, sumasakit ang ulo, parang hindi makaisip, o minsan mali-mali sinasabi. O, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, dahil sa head trauma, may napunit, parang napunit sa utak. May na-injury. May injury yung utak. Baka yung mga nerves medyo naghiwalay konti, pero hindi naman dumugo. Okay? Yun ang concussion. Parang mga boksingero, concussion. Mga wrestler. So, nabagok yung ulo. So, pwedeng several months, laging masakit ang ulo, nagsusuka, pero wala naman pag sinitiskan mo normal. Sabihin, may minor injury sa utak mismo. Parang baga sa muscle, napilay siya. Pero hindi lang natin nakikita. Concussion yun. Mahalaga yun. Meron din naman na bagok yung ulo, hemorrhage, brain hemorrhage. Nabagok, tapos sinitiskan, kala nila wala, pero meron palang dumudugo na pa konti-konti. Unti-unti, dumudugo. After first hour, bagok, wala pa. After 5 hours, 10 hours, kinabukasan, dumami na ng dumami yung dugo. Pagtulog, hindi na gumising. Bakit? Napuno na ng dugo. Naipit na yung utak. Hindi na huminga. Okay, so head trauma, importante. Kaya nga sinasabi sa iba, huwag patulugin. Ibig sabihin, pag ginising mo, sa madaling araw, dapat gumigising yung tao. Kasi pag hindi siya gumising, baka may dugo sa ulo. Number 10. Ito, hindi to pinapansin. Merong kakaibang, number 10 is kakaibang sintomas o senyales pagkatapos uminom ng gamot. Okay? Baka naresetahan ka ng doktor ng gamot. Okay? Tapos pag inom mo, may naramdaman ka kakaiba. Parang nasusuka o nagra-rush. Kailangan pa check up agad to. Ibig sabihin, possible side effect ng gamot.
Okay? So, pag any new medicines may naramdaman ka, tanong mo sa doktor mo, tutuloy ko pa ba? Hindi ko ba tutuloy dahil ba sa gamot o hindi dahil sa gamot? Kasi bagong gamot eh, hindi pa sanay yung katawan. Isa pa, senyales pagkatapos ng procedure operation. Okay, very common yan. May procedure sa puso, sinilip ang puso, sinilip ang tiyan, may operation. Tapos, next day, paggawa ng operation, may naramdaman ka. Biglang sumakit sa hiwa, biglang nagdurugo, biglang hindi umihi, nag-kidney failure. So, after the operation, within one day, nagkasintomas ka, ay malamang sa operation yun. Baka may nangyari sa operation. Ayon naman natin sabihin, syempre, wala naman perfect yan. Baka hindi maayos o may komplikasyon. Balik agad dun sa nag-opera sa'yo. Kasi alam niya ano ginawa niya eh. Ano ba nangyari? Diba? So, any senyales after procedure, after new medicines, kailangan magpatingin sa doktor. Okay? Ito lang po yung mga simple signs natin na hindi natin pinapansin. Pero syempre, maganda rin naman general check-up. Once a year, makita rin kung merong diferensya. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan. Thank you po.